Sana nandito si Mary Rose. Ano yung sira na yung pinto nila? Oo. Laglag na yung pinto nila. Oh. Tapo. Magandang hapon mga kagapay. Muli nagbabalik ang inyong mga lingkod. Ako po si Kagapay Mark. At ako naman po si Kagapay JM. For today's video, bibisitahin po namin ulit yung pamilya ni Ate Mary Rose. Nung nakaraan po kasi, nagpa-food feeding kami sa mga Tribong Manide at namigay po kami ng konting groceries, school supplies. Ngayon may mga natirang konting school supply para sa mga bata. Ngayon ang sabi nila Tita Cora at Tito Ernesto ay ipamahagi na lang daw po sa mga tinutulungan natin. Okay. Ngayon, isa sa napili namin yung anak ni Mary Rose na si Mary Ann. Opo, yung panganay ito. Panganay. Kasi parang mag-i-eskwila na ito si Mary Rose. Oo, babalik ulit kasi huminto ata ito nung nakaraan. Ngayon, bibigyan namin ng school supply. Kinumpleto na namin. Kaya lang, wala naman po kasing kasamang mga uniform yun, saka sapatos. Pero sana soon, sa pagbalik namin ulit sa kanila, makadala kami ng ganun. Pero sa ngayon, school supply muna po yung dadali namin kasi malapit na magpasukan nitong August kung di kami nagkakamali. Yan, shoutout kay Tita Cora, Tito Ernesto ng Melbourne, Australia at sa kanilang family. Opo, lagi kayo mag-iingat dyan. And salamat po dun sa ginawa po natin na, na food feeding po sa mga tribo ng Manite po. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po natin magagawa yun. Thank you so much po. Na-experience natin yung ganung pagkakataon. Sobrang saya sa pakiramdam makita yung mga kababayan natin na yung ngiti nila at hindi namin makakalimutan din yung mga sayawan ng mga tribong Manide. Yan, saka yung nila, yung kanta nila. Opo. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng sponsors at mga viewers natin, sa mga Kaagapay members. Ay po, thank you so much sa inyo lahat. Sa walang sawang suporta nyo sa amin, sa munti namin channel, na kahit medyo mabagal po yung usad natin, pero tuloy lang po tayo sa pagtulong. Yun naman po talaga yung hangarin natin. Opo, focus lang sa pagtulong. Yan. Yo, so, samahan nyo kami kay JM, stay safe and God bless. God bless. Yan, please subscribe Kagapay Vlog. Yan sa jacket ni Kuya JM. Ito yung mga natirang school supply na sa awa ng Diyos yung dala namin dun sa sa Tribong Manide ay sobra-sobra, hindi naman siya kulang. Saan nandito si Mary Rose? Ano yung sira na yung pinto nila? Oo. Sira na yan. Tao po. Laglag na yung pinto nila. Oh. Tao po. Saan dito si Mary Rose? Sinong nakaraan pala, nakita ko ito naglalako. Si Tao Mary. Po. Wala din yung mga bata. Parang wala sila. Tao po. Ang apit bahay si Mary Rose. Wala daw sa ating Mary Rose. Sabi ng bata, tawagin daw niya. Bali, hintayin na lang natin ito si Mary Rose. Ayan. Medyo madamo na dito sa lugar nito. Lalaki ng talbos nila. Hindi talbos yan. Talbos yung iba. Yung iba. Parang kalabasa. Kalabasa yun. Kalabasa. Kalabasa. Ang dami nang nilang tanim. O, kalaman si ata ito. Ay, hindi. Halihalo yung mga tanim dito ni Mary Rose. May ano pa, pakuan. Pakuan saan? Ha? Seryoso ka naman, nagbibiro lang ako. Oh, may ano pa, water lily. Hindi. Ha? Ito water lily yun? Hindi, sa ano naman yun, sa ilog. Ay, may flower na yun, parang flower. Parang tingin ko dragon fruit eh. Oh. Ay, nakala namin yan. Ang kamukha nung dragon fruit na ano. Kala ko pa rin si natin Mary Rose ito ng water lily ano. Ito kasi kung pagkakaalam ko kasi nung pag bumibisita ata yung asawa niya, nag-aaway sila. Kaya ito nangyari sa pinto nung bahay niya.
Dahil sabi ni Mary Rose, pag bumibisita daw dito, gusto kunin yung mga bata. Ano, bisita? Oo. Ayun yung napanood ko sa vlog ni Papa. Sabi naman sa kanya ni Papa, tinuruan naman siya, pwede naman siya lumapit sa barangay para humingi ng protection order. Oh, may tinatawag tayo, ganyan, 200 kilometers away, bawal kang lumapit. May mga ganun ba? Ay, oh, hindi ko alam. May ganun pala kalayo, ano? Oo, 200 kilometers away. Pero dapat yung sustento nandiyan pa din bilang ama ng mga bata kasi hindi naman pwedeng si Mary Rose lang, hirap na hirap na nga siya. Hindi niya alam kung saan na siya na didiskarte ng pangkain nila sa araw-araw. Mama, napag ko na kay Papa, nagtitinda si Mary Rose. Nagtitinda. Yun yung time na nakasalubong niya din ako. Papunta ako dito ata nun kay Colleen. Nagtitinda siya Maruya. Ay, yan ang yung ano, yung gabing nag-chat ka sa akin na ninervyos ako. Bakit? Chat mo sa akin ay buntis si Colleen. Ay, oo. Gulat ko naman. Sabi ko baga sa'yo, ako Mart, wala akong kinalaman dyan. Kasi bungad na bungad yung pagkabukas na pagbukas ko, buntis yung kulit. Parang pinaparatangan mo naman ako, anong kinalaman ko dun. Sabi ko sa kay JM, hindi ko siya kasama ng time na yung may lakad kasi siya. Sabi ko, buntis nga si Colleen. Hindi ko naman siya sinisisi. Parang gating sa akin, kaya ang reply ko naman, ako Mart, wala akong kinalaman dyan. Kataon nung wala si Jojo, kaya medyo nahirapan din ako may pag-communicate kay Colleen. Alam naman natin si Colleen na ano. Nabasa ko doon sa mga comment, pwedeng ayun, magawa tayo ng board. Sulat. Board yung sulat. Yun. Kung naman yata magsulat si Colleen, ano? Sana. Ano? Pag ano, di susulat-sulat lang. Ano? Oo, para maintindihan niya tayo. Tama, maganda pala yun. Tentay natin si Mero. Grabe na itong sira ng bahay. Alam ko din, pati yung kuna, na sinira din daw nung dating kinakasama ni Mary Rose. Asan na yung kuna? Andiyan pa din, inayos na lang ni Mary Rose. Oh. Masusubaybayan nyo po sa mga vlog ni Papa. Kawali. Ayos pa itong kawali dito. Ayoko. Ginagamit pa ata yan, kaya lang dapat maging malinis din sa bahay si, ano, si Mary Rose. Kaya itong kawali na ito, ganda po. Lagi naman namin siya binibilinan na maging malinis, lalo sa mga bata. Kasi mahirap na nang magkakasakit. Binalikan namin si Mary Rose. Sana nandito na. Ayun. Ulan na. Ayun. Hello. Ito si Mary, ano mag-aaral? Asan si mama mo? Oh, ito. Oh, saan ka naglalagi? Nang ano po, nag-discarte po naman hiraman po ng damit. Ng damit para sa? Graduation po. Ah, graduation mo? Opo. Pwede magtuloy? Basta po. Bless kay Ninong, bless. Oh, may ano kami sa'yo. Oh. Bless okay lang, sige na. Maglalakad na pala ito. Nag-discarte po ako ng mahiram. Ay, okay. Itong damit. Dress pala yun, okay. Parang dress. Saka po sapatos. Ah, pang ano, binyagan? Hindi. Ha? Graduation. Ah, graduation. Graduation po. Graduation. Wala kayong, ano, wala kayong tuga. Ano po, na ano na po. Meron din mga po. Ano bang ano, ALS, ano? ALS. ALS. Okay. Kanina pa kami nag-aartay dito, sabi ko. Sabi ko. Nahihirap pa po. Okay lang. Kasama pa mga bata. Nag-ano din po ko, nag-discharge din po ako. Nang pagkain nyo? Ano po, pang ano po na kamasahagit po na ang pagkakasagin. Nakahiram ka man? Hindi ka po. Saan ba yung gaganapin? Sa ano po? Sa munisipyo po. Munisipyo ng? Ano po? Sa Pamurangon po. Ay, siya nga pala. Ayun, pangako namin sa kanya pala. Oo, yung mga school supply. Oo. O, tignan mo daw. Tignan mo dito sa saan umating. Baka panglaro ka ng mga bata. Oo. Di ba ito na yung mag-aaral? Mag-aaral sa pasokan, ano? Tama-tama ko magagamit ko po ito. Bullpen. Ayun. Tabi mo muna, ano? School supply yan, mga notebook, papel, tas pantasa, mga glue, tas lapis, para kay Mary Ann. Tago ko natin. Baka panglaruan ng bata. Ikaw na po. Bukas na pala ta ang graduation mo, ano? At ngayon ulan, inabutan na kami ng ulan. Bukas na yung ano, nang init kami na biglang ulan.
Asan yung isa? Ano po, naiwan ko po sa hiniraman ko po ng ano, gamit. Lahat po ay nakatunog po. Alam ko na. Yung mga parang ano, may mga ganyan eh. Yung magang, para makasiguro ibalik yung damit. Kasi hiniram lang niya, iniwan yung anak niya. Nakatulog daw. Ha? Nakatulog. Ah, nakatulog. Akala ko, parang ano na ano. Parang, para panigurado lang na ibabalik, kailangan mag-iwan ka. Ano? Bukas po, hanggang bukas pa pala yung anak niya doon. kailangan ko na, inay ko na, nahihirap po. Uh-huh. Eh, dito po, pinapara ko lahat po kasi dito po, eh, doon po ko na kasangali po ako doon. Mabuti may nahihirap mo ka, ano? Kung nag-ano na kayo, nagtanghalian na kayo mga anak ko? Doon na rin po kami nagtanghalian, doon na kami naabutan. Itong si anak mo, sa kinder na yan sa pasukan, ano? Okay. Nakita ko yung bag nito, parang ano eh. Ang laki nung bigay ni Papa. Ay siya? Oo. Pwede na daw po mag-travel. Kahit niya si Papa nagulat nung nakita nga yung bag niya. Malaki pala papala sa kanya, ano. Pero habang wala pa naman, eh, pwede mo na pagtiyagaan, ano. Hindi pa naman malalaking libro ang ilalagay doon, ano. Mm-mm. Tulog na pala yung anak mo nun, babalikan mo pa. Babalikan ko po po. Promise? Opo. Hindi ka nagtinda ngayon nung ano? Hindi po, kasi nga po nanginginan nga po ako ng gamit. Eh, hanggang ano na lang po ang pre-design. Kaya kailangan kayo si Tato na po. Kaya nasabi kayo dali-dalian na lang po pag-girang. Kaya isang beses lang naman po, kaysa po sa bibili pa po. Oo. Hindi sabihin natin, ano, nakapasakasaan. Okay. Very good. Pwede ka na makapag senior high. Senior high school. Nakaka-aaral na rin po. Nakaimbron ako pang dito sa senior high. Oh, very good ah. Saan ka mag-aaral ng senior high? Saan ka mag-aaral? Ang layo. Ah, pag dito lang sa labasan? Ano po? Dito bang dala ko yun? Kung may kapunta ka lang tatay, ano? Tatay Gani. Ay, Jimmy. San Vicente? Mm-hmm. Pagka sa Moreno po, maano ako na po masahe. Para... Ah, mas malapit yun. Sa bagay... Pwede ba ilakad? Pwede na po lakad. Oh, okay. Ano yung tatawid pa ng ilog? Hindi na. Congrats ha. Graduate ka na. Sana magtuloy-tuloy yan, ano? Para sa mga anak mo. Ipansin nga namin kanina, yung pinto mo nga, nakapatong na lang pala yan. Opo. Ang balita kasi namin, yung dating mo daw kinakasama, bumibisita dito. Nagwawala. Nagwawala. Ito po yung ibigay. Kasi yung ganyang edad, below 7 years old sa nanay talaga yan. Ano, ang tanging pwede niya lang gawin, magbigay suporta sa mga anak mo, nagbibigay man. Ngayon ay hindi ko lang ata, wala pa po trabaho. Garap ako ng trabaho. Kaya madalas din kayo magutuman eh, no? Kaya kung hindi ko nag-report, hindi na lang po. Nagtitinda-tinda po. Hindi ko talaga nakatinda, gawa ng... Kawawa man itong mga bata eh. Yun, lakas na ng ulan, inaabot pa tayo. Parang may bagyo. OMG. Ayan. Di ba, pag may... Ano, paano nga po din yung binigay na ako ng Facebook? Masa'yo, yung gamit nyo. Okay lang, sa inyo yun. Sa inyo. Balitaan nga namin na nakarating ka pa itong kay Papa, naglalako ka ng ano, maruya ba yun? Maruya. Nakapin ako ako. Nakapaubos ka lang. Opo, nakapaubos ka lang po. Ay, kontinunan lang po yun. Balang. Ate! Talagang diskarte na lang. Oh, nag-a-active mas pala sa kama yun. Opo, nag-a-active. Kaya po lagi po makulong hinigaan gawa po niyan. Ano po, kaya po lagi magulong hinigaan kahit anong ayos po, gulupan niyan po. Ang bunso mo. Congrats ha, Mary Rose ha. Tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo. Ang darating din yung araw, makaka-alwan-alwan din kayo sa buhay. Ano? Pag nakakaus ko, kasi talaga na po ay ano po. Paano? Talaga po ito patapos.
Kasi iba talaga yung may pinag-aralan, hindi ka basta-basta mamaliitin ng ibang tao. Alam mo man sa panahon natin ngayon, kapag nalaman nila minsan hindi ka nakapag-aral, kung ano-ano lang yung trabaho na pwede mo mapasukan. Lalo dito sa probinsya, mahirap ang trabaho dito. Kahit nga mismo yung mga graduate, mahirapan eh, makahanap ng trabaho. Siguro sobra-sobra sa mga graduate, maraming estudyante, tapos yung kapasidad ng trabaho dito, hindi naman na mapunan yung mga graduate, ano? Kaya yung iba nagpapa Maynila. Tama. Pero tuloy-tuloy mo yan, mga maganda yan para sa mga anak mo. Dasal namin na matapos mo yan, pagsusumikapan lang talaga, ano? Mahirap, habang nag-aalaga ka, nag-aaral ka. Ano, ano po yun pa sa uniform module po? Okay. Pagka Sabado po, face-to-face. Kasama mo yung mga bata? Pagka pwede po mayroon po na maiwan. Iiwanan mo. So, taste-taste lang, ano? Tiyaga lang, ganyan talaga ang buhay. Eh, wala man tayong maasahan doon sa dati mong kinakasama. Dapat na sustento na para hindi kayo magutom. Hindi naman natutupad, ano? Pero dapat, ano, tuloy-tuloy pa rin yung suporta niya. Humahanap din siya ng paraan, ano? Hindi, mahanap na lang ba? Hindi magutom itong mga anak mo. Nagtutok na rin po kami sa dalawa. Dahil dito sa nangyari sa bahay mo, nagwawala kapag mong ibisita dito. Nagtutok na rin po. Bali ate, mayroon na tanong ko lang. Pag gagabi, ano ginagawa mo? Ganito yung pinto mo. Hiharap ko lang po. Hiharap ko po yung mga upuan. Inalagay mo yung pinto, inaharap mo ng upuan para magtigas. Ito, paano ito? May ano ba yung pinto ito yun? May pinto. Ah, pinto yan. Daw, sige daw. Oo nga, pinto nga. Dali yung pinto mo, parang kabinet lang yan. Hindi na gusto ka nang pagpagkaalap. Ang importante ay secured kayo dapat, ano? Oo, lalo mga babae, mga... Ayusin natin mayroon sa mga pagkalak ng pinto, lalo na paggagabit ka, kayo-tayo lang dito, ha? So, paano, ha? Makapunta na din kami, ano? Malakas na pati ang ulan. Ingat kayo palagi ha. Congrats nga pala ha. Salamat po. Pagbutihin mo lalo para sa mga anak mo. Ano? Ingat kayo lagi ha. Babay na si Nino. Babay na. Babay. Mabibisita ulit kami dito. Ano? Babay. Ingat.